Mga kababayan, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala. Pero napakadelikado na ang paniniwala mo sa Diyos mo ay mali. Ang paniniwala mo sa katangian ng Diyos mo ay mali. Kaya kinakailangan itatama natin ito. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat mga mahal namin kababayan. Isa sa pinagmumulan ng diskusyon sa panahon natin ngayon kapag pinag-uusapan ang patungkol sa relihiyon ay yung kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Mga kababayan, batid naman natin na kapag ka gusto mong mag-apply as a engineer, kinakailangan makukuha mo yung kwalifikasyon. Kailangan qualified ka as a engineer. Lahat ng kanilang mga kahilingan, mga requirements na ihilingin nila sa'yo, kailangan maipuprovide mo para mapatunayan na ikaw ay engineer. Ganon din sa doktor, ganon din sa teacher. Lahat ng profesyon ay nangangailangan ng patunay para mapatunayang ikaw ay lehitimo na kung sino at kung ano ka sa kalagayan mong iyan. Ganon din ang ating tagapaglikha. Marami ang mga nagtatalo-talo patungkol kung sino ang dapat sambahin. Pero hindi naiisip ng bawat isa sa atin kung papaano natin kikilalanin ang siyang tunay na may lalang sa atin. Dito sa pananampalatayang Islam, napakadali lang lahat ng bagay. Napakadali lang matukoy kung sino ang dapat sambahin at kung sino ang mga sinasamba ng iba na hindi dapat sambahin. Dahil dito sa Islam, kapag ang Diyos ang pinag-usapan, napakaliwanag. Dahil ang ating tagapaglikha na si Allah ay nagsabi at niliwanag niya sa banal na Quran, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Eka o Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Lahat naman tayo ay naniniwala na nag-iisa lang ang ating tagapaglikha. So ipinaparating ng Allah kay Propeta Muhammad na sabihin mo sa mga tao, Eka niya ako ay nag-iisa. Allahu Samad. Ang Allah daw is perfecto. Siya ang sandigan ng lahat. Ibig sabihin, wala siyang pangangailangan sa atin, bagkus tayo ang may pangangailangan sa Kanya. Diba, yun naman talaga ang katotohanan, na wala tayong maibibigay sa Diyos, bagkus ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Hindi tayo kailangan ng Diyos, bagkus ang Diyos ang kailangan natin. Yun ang ating tagapaglikha na si Allah. Siya ang kailangan natin at Siya ang nagbibigay sa atin. Perpekto Siya. Wala Siyang pangangailangan. Lam yalid walam yulad. Si Allah na sinasamba ng mga kamusliman, hindi nagkaroon ng anak. Hindi Siya dadami. Hindi Siya magkakaroon ng pamilya. At hindi Siya ipinanganak. Ang ating tagapaglikha ay hindi nanggaling sa kanino man. Hindi lumabas sa kanino man. Dahil sa Kanya lumabas ang lahat ng Kanyang nilalang. Ito ay maliwanag na batayan kung papaano mo kikilalanin kung sino ba talaga ang may lalang. Sabi pa ng Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa akin ay walang makakahalintulad. Sa Allah, walang makakahalintulad sa Kanya. Hindi mo siya pwedeng ihalintulad sa mga tao, sa mga hayop, sa mga bagay. Dahil never niyang maging katangian ng tao, katangian ng hayop, katangian ng bagay. Dahil lahat ng katangiang meron tayo sa mundong ito, ang Allah ang nagbigay lahat sa atin. Meron siyang sariling katangian na hindi natin maaaring maging katangian. Pero nakalulungkot, ang sinasamba ng karamihan sa atin ay hindi katangian ng Diyos, bagkus katangian lang ng kapareho nating nilalang. Kaya minsan, kapag kami ay nagsiwalat ng ganitong klaseng mga agrumento, kayo ay nagagalit. Nagagalit kayo nang wala man lang kayong iniisip kung tama ba ang mga kamusliman. Ngayon, ikukumpara natin ang sinasamba namin sa sinasamba ninyo. Ang Allah nag-iisa, perpekto,
Hindi dumarami, hindi nagkakapamilya, walang katulad. Ganyan ba ang katangian ng Diyos mo? O nakalulungkot isipin? O nakalulungkot aminin na ang sinasamba mong Diyos ay kumakain, umiinom, magkakapamilya, galing sa tao at galing kukani-kanino? Yan ang Diyos mong sinasamba. Pero ang sinasamba ng mga kamusliman ay ang nag-iisang Diyos lamang, ang Allah. Mga kababayan, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala. Pero napakadelikado na ang paniniwala mo sa Diyos mo ay mali. Ang paniniwala mo sa katangian ng Diyos mo ay mali. Kaya kinakailangan itatama natin ito. Kaya mga kababayan, hinihikayat ko kayo na kilalanin at sambahin ninyo si Allah para maitama na ninyo ang sinasabing pagpili kung sino ba talaga at kung sino ang kikilalanin mo at sasambahin mong Diyos. Kaya mga kababayan, ang Islam ay naghihikayat sa inyo. Sambahin ninyo si Allah ng inyong buong puso. Magbalik loob kayo sa Kanya. At irespeto natin si Jesucristo bilang isang sugo. Itong mensaheng ito galing sa aking puso, nawa ay tumagos sa inyong puso. Ako'y nagsasabi ng pawang katotohanan lamang. Insha'Allah, inyong tanggapin. Kung di nyo kayang tanggapin, wala naman pong problema at walang mawawala sa amin. So hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan.